Opisyal nang inihayag ni Bea Alonzo at Dominic Roque ang pagtatapos ng kanilang engagement matapos ang ilang linggong haka-haka na nakapalibot sa kanilang relationship status. Sa isang joint statement na ibinahagi sa kanilang Instagram accounts, kinumpirma nila na sila ay mutually decided to amicably end ang kanilang engagement. Ang breakup ay naging isang paksa ng interest at ilang mga isyo ay speculated sa prenuptial agreement. May mga chismis na maaaring may papel ang isang prenuptial agreement. Ang prenuptial agreement ay isang nakasulat at nilagdaang kontrata sa pagitan ng mga magiging asawa na nagsasaad ng mga tuntunin at kondisyon na may kaugnayan sa kanilang mga individual na kita, ari-arian, at mga ari-arian. May mga tanong, pagsasamahin ba nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian? Magkakahiwalay ba sila ng kanilang individual assets bago at pagkatapos ng kasal si Bea, isang pinagkakatiwalaang celebrity endorser, ay naipon ng mga properties sa paglipas ng mga taon, kabilang ang isang bahay sa Quezon City, isang farm sa Zambales, at isang apartment unit sa Spain. Sa kabilang banda, itinatag ni Dominic ang isang boutique digital marketing company na tinatawag na Blackpink Hypermedia noong 2020. Sensitive issues, naharap ang mag-asawa sa mga sensitibong isyo na nakapalibot sa kanilang biglaang relasyon strain. Nagkaroon umano ng problema matapos ang kanilang holiday vacation sa Japan mula December 26, 2023 hanggang sa unang linggo ng January 2024. Habang ang eksaktong mga detalye ay nananatiling hindi malinaw, ang publiko ay naghaka-haka tungkol sa iba't ibang mga isyo. Sa kabila ng sakit, nagkakaisa ang desisyon ni Bea Alonzo at Dominic Roque na maghiwalay. Nananatiling walang katiyakan ang kanilang relasyon, ngunit pinili nilang pumunta sa kanilang magkahiwalay na landas.